ang kalaban, Ama. Hindi ba siya magiging hadlang sa atin? Sinugo na niya ang kanyang tungkulin. At sisiguraduhin ko, hindi na maawakan pa muli ni Victor Magtanggol ang Mjölnir. Sirain niyo na to. Gagamitin ko ang aking kapangyarihan para masigurong wala nang makakahanap ng guwante si Thor. Kailangan na kailangan ko aking buhok. May labanan ngayon sa Midgard. Kailangan nila ako. Kapag natalo mo ko, sa'yo na ang buhok mo. Pero kapag natalo kita, may iwan ka dito, Diyosa, para maging alipin. Kapag nasakop na ni Loki ang buong Midgard, malalaman niya ang tungkol sa kayamanan mo. Huwag mo lang hintayin kunin ni Loki lahat ng mahalaga sa'yo. Simula na ang katapusan ng Midgard! Mas marami sila, oo. Pero nasa atin ang puso. Dahil hindi lang mga pamilya natin ay paglalaban natin doon. Hindi pati mga taong hindi kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Wala na dito ang limit na hinahanap ninyo! Ikaganyan ka na dahil sa akin natin. Patawarin mo ako. Victor, tapusin niyo na ang paghihirap ko. Kailangan ko lang makuha mga guwantes ni Thor para mabawi ko ang Mjölnir. Sabihin mo sa amin kung nasan ang guwantes. Tidor! Hindi ako, hindi ang babaeng ginamit mo. Sa susunod, nasirain mo ang plano ko. Papatayin ko buong pamilya mo. Kahit na alam ng pamilya niya kung asan ang guwantes ni Thor, hindi nila ito makukuha. Ni hindi nila ito mahahawakan. Buti na lang tulog na si Meloy. Hindi niya dapat marinig yung mga tukol sa paghihirap ni Lynette. Na nahihirapan siya makawala dun sa mga limaw na yun. Kung nasa loob pa ni Hel si Ate Lynette, ibig sabihin ganun din si Lance. Sinakop lang din ang anak ni Loki ang katawan niya. Pwede pa natin silang ligtas. Ito. Tignan niyo to! Asgard. Ano pang gawin ni Victor Magtanggol? O kahit sino na gustong lumaban sa akin? Huli na sila! Wakas ng Midgard at simula na ng bagong mundo para sa atin, mga anak! Ano ba itong mga nangyayari? Makakaligtas pa ba tayo dito? Isa lang ang paraan. Kailangan makuha natin ang Mjölnir para matalo si Loki. Ah!
Wisit na Loki na yan! Tina-tridor tayo. Bumalik natin sa Isbartalpine. Tara! Wisit! Ang tagal ko na sabihin sa ganitong pakiramdam, sa pagkawasak, hindi lang ng mga maliliit na kaharian, kundi ng buong mundo. Kulay dugo ng langit. At ang dugo ng mga mortal ang didilig sa lupa ng bagong mundo natin. Pero hindi na mauulit ang nangyari noon. Dahil wala na si Thor para pigilan tayo. At wala na rin yung pipitsugin takapagmana niya. At habang nasa atin ang Mjölnir, walang makakapagpigil sa pwersa natin. Nandito lang kami. Hindi ka namin iiwanan. Parang ganito yung kwento ni Mr. Magnus. Kung paano gumuho ang Asgard. Ito na yun. Ito na yung kwento sinasabi ni ate. Kayo na hinanap natin. Kaya pala walang bantay ni isang photon sa labas. Bakit? Dahil hindi na kailangan. Ang kinapoy ni Hel. Hindi ito basta-basta nawawala. Kapag nadapuan ka nito, wala ka ng takas. Hindi ito normal na apoy na sumusunog ng mga bagay. Sinusunog nito ang nabibigay puwersa sa ating buhay. Ang kaluluwa. Tay, pwede siya mo. Kailangan makuha natin ng guwantes. Bayo! Doctor! Kailangan ko subukan. Hindi tayo pwede nakatayo lang dito. Paano kung hindi ka makaligtas? Lalo natin hindi mababawi ang Mjölnir, hindi ka pwede masaktan. Kaya ako na lang. Sif. Hindi. Kailangan din natin ang kapangyarihan ng buhok mo. Kaya ako na lang. Kabayaran din sa lahat na makasalan ako sa'yo. Sa inyo. Sa'yo, Victor. Hindi mo kailangan gawin ito, Molly. May dapat magsakripisyo dito ako yun. Sali, kayo. Ba? Pero wala akong lakas o kapangyarihan. At wala akong kakayanan sa pakikipaglaban kagaya nyo. Pero alam ko ito lang may tutulong ko para mailigtas ko ang asawa ko. Pero may anak ang naghihintay sa'yo, Percy. Pa, hinihintay niya si Lynette. Mas kailangan niya ang nanay niya. Victor, gagawin ko to para sa mag-ina ko. Basta ipangako mo sa akin na babawin mo si Lynette. Pa, alagaan niyo po sila. Yun lang ang hilig ko. Hindi mo kailangan gawin niya, Percy. Pa, sabihin mo sa mama mo at sa kapatid mo, mahal na mahal ko sila. Kayong lahat. Pa, taga. Kayong lahat, Victor! Tawag mo kami! Pa! 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 Victor! Pa! 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 Victor, sa ating mga guwantes, sa ating mga guwantes, pwede mo pa masagip ang ama mo. Pati ko, sakali. Dali pa. Ito na. Isa lang ibig sabihin nito. Nasa mga kamay na ni Hammerman ang martilyo ni Thor. Imposible. Pinalibutan ko ng apoy ko ang mga guwantes ni Thor. Walang maglalakas loob na lapitan yun. Kinuha ko ito sa Diyos ng Aeir bago siya mamatay sa katapusan ng Asgard. Siya ang Diyosa ng kalunasan at ito ang huling bakas ng kapangyarihan. Inibig ko to para sa oras na akong may nilang.
Pero dakila ang iyong ama. Hindi dapat siya nahihirapan. Ibang news na ito sa kanyang mga sugat. Mas mainam ito, Victor. Dahil hindi magagamot sa mga ospital ang sugat ni Mang Tomas. Sorry, hindi ko siya napigilan. Alam ko kung bakit niya ginawa yun. Bilang magulang, mas matitiis namin ang sakit kaysa makita kayong nasasaktan. Pa, huwag ka mag-alala. Hindi ko ahayaang masayang ang sakripisyong ginawa mo para sa akin, para sa pamilya natin. Pinapangako ko sa'yo, mapauwiin ko si ate. Magkakasama na tayong lahat ulit. Victor, kailangan na natin kumilos. Hindi ba tumitigil ang pagkakawasak ng Midgard? Si Hammerman, dahil umandar na ang kapangyarihan ng Asgardum, hindi nila mapipigilan ang pagkawasa ng mundo. Sarado ako papunta na dito si Hammerman. Kasama ang Diyosa ng pag-ibig. Kung sabihin natatakot ka, mag-iisa lang yun. Kasama ang mga Diyosa na wala namang kapangyarihan. Habang nandyan kayo mga anak ko, wala silang laban sa atin. Galing sa iyong lungga. Para pigilan ka at ang iyong walang kwentang kampon. Kayo ang walang kwenta! Nagtawag ka ba ng kakampi? Walang isa sa inyo ang tatapat sa lakas ng mga anak ko! Hindi niyo na mapipigilan ang katapusan! Ona! Ang dami mo pa sinasabi. Simulan na natin ang laban, Loki. At ipapadala namin kayo ng mga anak mo sa dapat niyong kalagyan. Sa Helheim! Sugod! Huwag ka talaga, Loki! Nagtatago ka pa sa likod ng ahas mo! Hindi sa pagiging duwag to, Hammerman. Sa pagiging tungkuto, hindi ako maging Diyos ng panlilang para sa wala! Nagbabalik ang dating reyna ng Asgard at prinsesa ng mga Hodor. Pero wala kang sinabi sa Diyosa ng kamatayan. At alam ko nandiyan ka. Ako to, si Sif. Ayokong saktan ka. Labanan mo si Hel. Diyosa! Sige, Yormungan. Laruan mo yung pagkain mo. Tanguri mo siya para mamaya madali mo na siyang malulunod. Kilala kita. Ikaw yung kasama nila hitam.
Tingnan kita. Diba ikaw yung pinakamatapang Diyos na Asgard? Minisahan ang talunan. Tama ng salita. Tapusin na natin ito. Tinay niyo siya! Nilet, lumabang kagaya ng dati. Huwag mo hayaang gamitin ka ni Hel! Tumahimik ka! Hindi na lalabas ang kaibigan mo, Josa. Kailangan na natin lumaban. Mas kailangan natin gumawa ng paraan para hindi mo tuloy ang pag-atake niya. Akong bahala. Josa, ang buhok mo. Paano ka na ngayon, Josa? Wala ka ng armas laban sa akin. Kamerman, buwang sabihin ng anak ko sa'yo, kapag nilunok ka niya, hindi ka na makakaligtas. Lungan! Tutunga ngayon. O, baka sabihin mo, hindi patas ang laban. Ito para sa ate ko. Ito para sa mga biktimang paulit-ulit mong pagsalakay sa bayan. Ah! Tuso ka talaga, Loki, pero kabisado na kita. Wala ka ng laban, kaya sumuko ka na! Hindi, hindi! Ano ginagawa mo, Loki? Anak mo yan! Wala akong pakialam! Kung di mo titigilan, papatayin ko sarili mong anak! Kasabay ng pinakamamahal mong kapatid! Huwag mo siya sasaktan. Kung ganon, paraanin mo ako. Alam mo akong lumabas dito. Kundi, mapatayin ko yung kapatid mo. Kaya magpapalas ka!
kung akala nyo. Ibabalik ko sa inyo ang katawan na to. Nagkakamali kayo. Hindi nyo na siya mababawi sa akin. Sabay kaming mabubuhay. At mamamatay. Victor! Victor, tulungan mo kayo na! Tumigil ka! Parehas tayong bilanggo sa katawang ito. Tulungan, hindi ko na kaya. Thor, patigilin mo na siya! Ayoko na! Kaya mo bang saktan ang sarili mong kapatid? Tama na! Tulungan mo, Thor! Ito na yung natatanging paraan! Wala nang ibang magagawa, hindi na ako yung bitawan! Mahal na mahal ko kayo, Thor. Pamilya ko, hindi ko kaya pag ginamit na yung katawan ko para saktan ko kayong lahat. Kayain mo na ako. Gawin mo na! Gawin mo na habang may panahon pa. Hindi pa siya bumabalik! Kung mahal mo talaga ako, Victor, gagawin mo to, papalayain mo. Tumigil ka! Hindi ako nagkamali sa'yo, Hammerman. Mahina ka. Sinayang mo ang nag-iisang pagkakataon mo para patayin ako. Mahina na ako sa mahina, pero hindi ko kayang saktan ang kapatid ko. Kaya iwan mo na sa hell. Katawan ko na lang ang kunin mo. Hammerman, tapusin mo na to! Mapapasayo, pati kapangyarihan ni Hammerman. Mapapasunod mo ang Mjölnir. Basta pakawala mo lang ang ate ko. Anong ginagawa mo, Thor? Ginagawa ko lang kung anong tama, ate. Tatapusin ko lang kung anong sinimulan ko, ate. Ni asawa at anak ang naghihintay sa'yo, ate. Gusto ko lang makabalik ka sa kanila. Tama na ang drama. Akin ka na, Hammerman. Victor, lalo mo lang siya pinalalakas! Hindi yan makakatulong sa Midgard! Magpaalam na kayong lahat kay Hammerman! Pero anong ginagawa mo? Hindi! Pumunta! Victor! 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 Para mapilang mo siya. Kung kaya saktan ng kapatid ko para matalo kahit. Pero wala makakapigil sa akin na ibigay ko ang sarili ko para mawala ng kasamaan sa mundo. Na magtagumpay ka, Victor Magtanggol! Kung katapusan ko na! No! Oh, Victor! Mamatay man ako. Kasama ko yung bayani pinagmamalaki nyo. Hindi ko makatapusan to, Sip! Tigilan nyo! Dahil magbabalik ako mula sa Helheim.
Yun ang akala mo. Na akong mamatay. Basta kasama kong mawawala. Ang panliling lang. At kasamaan mo, Loki! Nagliliwanag na. Ibig sabihin, nagtagumpay na sina Victor. Mami. Ibig sabihin, makakauwi na yung mga anak natin. Panalo. I still can't believe na wala na siya. Bilis na mga pangyayari, Tim. When we don't have to do this now. We can go to the memorial another day. Hindi ako makapaniwala. Gusto kong isumbat sa kanya lahat ng ginawa niya. Pero alam ko naman na pinagsisisihan din niya lahat ng yun. Hindi ko alam kung mapapatawad ko siya. When you don't have to forgive him now. Pero, tatay mo pa rin si Tito Hector. Maybe in time, mapapatawad mo rin siya. Because I know you have a good heart, Gwen. Iisipin ko na lang si Lolo. This is what he would want me to do. Talaga bang kailangan niya na umalis? Babalik na ako ng Edavol. Kailangan din bumango ng ibang mundo. Ako. Bagay na bagay ka dun, Sif. Sigurado ako magiging astig kang Reyna. Tsaka, lalo mong mapapakita sa mga nilalang dun kung gano'ng kabuti ang puso. Sana lang mabisita kita. Hindi kita kakalimutan, Victor Magtanggol. Tanggapin mo ang pasasalamat. Wala lang banta sa Midgard at sa iba pang mga mundo ng Yggdrasil. Imposible magbalik pa si Loki. Dahil napulbos mo na siya. Pati mga anak niya. Hindi rin siya makakabalik ng Helheim dahil sa iyo, Victor. Dahil dito, pinagtibay ng martilyo ito ang lakas ng loob mo. Handa na ako ibigay ito sa iyo, Magi. Ang martilyo ng iyo, man. At napatunayan mo ng karapat dapat kang maging tagapangalaga ng Mjölnir. Marami pa rin ako naging pagkakamali. At hindi ako kagaya mo na karapat na ako. Pero alam ko saan dapat mapunta ang Yuan. Yeah!
dyan muna ang Mjölnir. Hanggang sa kailangan ulito ng mundo. At mapunta sa bagong pangatangin. At doon, nagsimula ang panahon ng kapayapaan sa Midgard at sa lahat ng mundo na Idrisil. Kapayapaan na pinagyayaman ng mabubuting Pinuno. Mabuhay si Gobernadora at ang kanyang asawa! Thank you. Na may malasakit sa mga nilalang na kanilang masasakupan. Mabuhay ang ating reyna! Mabuhay! At pinaiigtin ng pagmamahalan na binibigay natin sa isa't isa. Oh, sabi ka daw ng titaan mo. Titaan? Ay, tita! Kumusta dyan? Ma! Pa! Oy, pasensya na kayo, ha? Maganda pa kasi itong mama nyo. Oh. I-de-date ko yan mamaya. Huwag kang matakot. Ako ay nandirito. At pag-ibig ang babalot sa atin at hindi. Yun na po yun, Tay. Ang Corny naman po. Tapos na yun. Bakit ba, anak? Ano mo bang gusto mo? Hindi na po ba talaga makukuha ni Victor Magtanggol yung martilyo? Halo. Yan po, sana magustuhan niyo po. Sana po naging masaya kayo sa gagawin natin. Ayos, panalo. Pero, Queenie, ano mo, dapat ginawa mo, ano eh. Tahanan mula kay Hammerman. Oo nga. Wow! Hindi, wag na. Tagal na yun. Mabuti pa po. Kumain na po kayo. May hinanda po. Hindi po. Kumain na po kayo. Pagkain ko. Luto ako. To Victor. Sigurado ko bang itong hammer na lang gusto mong hawakan? Ikaw talaga. Ikaw ba? Nagpa-practice ka na. Eh, paano kung kailanganin ka ni Maudie? Paano mo masasalo Mjölnir? Siyempre, ganyan. Lagi pa ganun. Ganyan, no? O, di ba? Hindi. Alam mo, itong anak to si Meloy, mahina pa ito. Nakiganto, mali. Hindi. Ulat siya, ulat siya. O, paano? Dapat ganito. Saan man ang dakit ang samahan, tawagin lang ako pag may kailangan. Ikaw ang lakas at kahinaan, kaya hinding-hindi po.